Now, ask for it with the great confidence in your goodness and power. The favor you received from God, encourage us now to ask your intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us from your place in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God and your neighbors. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine physician to give us health and soul and body. Amen. God, founder and ruler of your people, drive away the sins that assail them, that they may always be pleasing to you and ever safe under your protection. Through Christ our Lord. Amen. So yun pong ating patuloy na pagpapahalaga para po sa ating alay kapwa. Yun pong ating alay kapwa para po ito sa mga kapatid natin na higit na nahirapan, na naghihirap sa mga programang pagpastoral na ibinibigay po natin sa national level. At siya po namang itinadala sa mga pagkilos sa social actions na higit na makatutulong sa ating mga kapatid na higit na nangailangan yung mga nasalanta, yung mga binagyo, yung mga nilindol. So, yung pong ating pagkataon na kung saan tayo ay dumadamay sa kanilang katayuan. So dito po natin itinadala yung ating pong alay kapwa. So paalala rin po, no, at paanyaya sa March 21 po, no, araw po yun ng Sabado, para po sa isang parish recollection. No, yan po gagawin sa ating parish church sa ganap na ikawalo ng gabi, no, pagkatapos po ng ating misa, ating anticipated mass. So, bahagi ho ng ating paghinilay ay yung hamon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines para po ngayong taon na ito, Year of the Poor. Gaze, the gaze of the crucified Lord. So, may the Lord be with you. May the Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go with the love of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat sa inyong lahat. At sa kamaganda ay gabing sa inyong lahat. Thank you very much. Thank you.
patawad po. Uusapan ko sa Lord, patawad.